Yan, so magandang umaga o kaya ay magandang gabi, depende sa kung anong oras mo ito ngayon pinapanood, at sana kung nasan ka man, nasa mabuti kang kalagayan kasama ang iyong pamilya, at mag-ingat po kayo dyan, no po. So yun nga, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang siyam na negosyo na maliit ang puhunan. So siyempre, expect natin dahil hindi naman din malaki ang puhunan, ay hindi rin malaki yung balik na kita, no? Pero at least kahit papano, meron, di ba? So number one, itong loading business. So maliit lang naman talaga na halaga yung kailangan, tama. Mga sabihin na nating 500 to 1,000, so ayos na rin yun, di ba? At least makapag-umpisa ka lang. Yun lang naman yung mahalaga, makapag-umpisa ka, di ba? Maganda yung itong GCash, kung meron kang GCash, kung ginagamit mo to, eh, alam ko na alam mo na yung pasikot-sikot kung paano gamitin. Pero kung hindi mo pa alam, ito ay isang savings account na kung saan yung pera mo pwede mong i-convert sa load. Ang maganda lang, meron silang rebates. So, pag nagbenta ka ng load, eh, halimbawa 100, hindi talaga 100 yung ibabawas sa'yo. So, meron kang rebate. So, ayos na rin yun. Kung marami-rami yung mag-load, eh, di, tiba-tiba ka rin kung ganun. Tsaka, pangalawa, meron silang referral program. So, i-refer mo lang siya. Pag may nag-download, i-refer mo yung link mo. Pag may nag-download, eh, meron kang 70 pesos. So, saan ka pa, diba? Nag-refer ka lang ng libre, wala kang binayad, meron kang 70 pesos. At the same time, yung nag-install, eh meron din siyang para sa kanya. Diba? So yun, maliban dyan, ang GCash ay nagagamit din sa mga cashless na payment. Pang online mo na bayad, o kaya pang bills payment. So maganda siya. Kung wala ka pang GCash, eh lalagay ko yung link sa baba. Download mo na lang. Pero kung meron na, i-reject mo na lang. So yun yung number one. Ang number two, itong sari-sari store. Mga bata pa tayo nun, di ba? Nakikita na natin yung mga tinda-tindahan. So, maliit lang naman na halaga. At least makapag-umpisa ka lang talaga. Eh, yun lang naman yung importante, di ba? Maliit muna, tsaka natin palakihin. Nang palakihin. So, yun, sari-sari store. Ang mahalaga dun, yung mga produktong madalas lang din natin ginagamit bilang consumer. Di ba? So, yun lang yung bibili natin para at least mabilis yung takbo ng iyong produkto. So, yun. Number two, sari-sari store. Pangalawa, itong snacks. Benta-benta ng merienda ba? Diba? Nauuso ito ngayon eh. Mga sa hapon, aros kaldo, o kaya itong turon. Basta kung ano lang na pwede mong may benta, kung marunong ka naman magluto, magaling kang magluto, eh, magandang idea to para at least makapag-umpisa ka. Ilalako mo sa yung neighborhood, diba, sa mga kapitbahay. Meron at meron naman talagang bibili. So yun, yung number 3. Yung pang-apat, itong frozen na products. Ang kailangan mo lang ref, di ba? Kung meron ka ng ref siguro, pakinabangan mo naman talaga. Maliban sa nilalagay yung pagkain, eh pwede kang magbenta-benta ng mga ice candy. O kaya ice, di ba? At least, hindi sayang yung kuryente, di ba? O kaya itong mga tusino o longganisa, di ba? At saka merong ano eh, merong mga produkto nitong tusino at saka longganisa o kaya hotdog na bibilihan mo lang yung produkto nila tapos bibigyan ka nila ng freezer. So yun, yun yung maganda. Parang meron yata ang ganun. Yun, try mo yun. So kung hindi naman kaya na ganun ka laki, eh, basta umpisa lang sa maliit. Diba? Itong mga tusino, naalala ko dati, ano eh, maraming nagbebenta-benta nito eh. So, at least kahit pa paano meron, di ba? So, panglima, itong mga bake na products. Kung marunong kang mag-bake, di ba? Cookies, o tsaka ano ba yan? Basta kung alam mong mag-bake, eh, pwede mo siyang ibenta. Meron nga na-feature dati, di ba? Cookies lang yung binibenta niya, tapos nire-repack niya, nilalagyan niya ng magandang packaging. Tapos yun, mula sa maliit niyang umpisa, eh, kumpanya na ngayon. Diba? Yun lang naman yung kailangan natin eh. Pag umpisa sa maliit, at least kahit pa paano may pasok na pera, nakita. Lalong-lalo na ngayon, eh, lahat naman tayo apektado. So yun, number 6, prutas at gulay. Kung malapit ka sa farms, merong wholesale yan eh. O bilhin mo. Tsaka importante, yung kailangan mong bilhin, eh, yun yung madalas lang naman natin kainin. Para kasi alam naman natin yung gulay na madaling masira at saka yung prutas. Tapos pag nabili mo na sa wholesale, benta mo sa mga fruit stand o vegetable stand doon, diba? Sa market o kaya ilako mo rin, di ba? Nauso nga to nung ano eh,
ng mga nakaraang buwan, yung gulay, pinagpalit sa mga iba ding produkto, di ba? Kasi nga kailangan din natin to. Maganda rin na minsan-minsan, gulay-gulay din tayo. So yun, merong bibili dahil meron naman talagang naghahanap lang. Yun lang naman yun eh, benta mo yung kailangan ng tao at bibili sila talaga. Number 7, itong online selling. Diba? Kahit ano, pwede mo namang ibenta sa online, diba? Lalong-lalo na kung active ka sa social media, diba? Basta kahit ano, gamit ng kakilala mo, diba? Sabi nga nila, basta yung ano lang, used but not abused. Yun, diba? So yun, pwede mong pagkakitaan yung mga hindi mo naman na kailangan na gamit. Dispose mo na. At saka yung pangwalo, itong virtual assistant, no? Kung meron ka namang skills, magaling kang mag-English, o kaya magaling ka sa graphic design, o kaya ay social media manager, so mapapakinabangan mo yan, no? Puntahan mo lang yung mga website na legit na talagang nagbabayad sa kanilang mga kliyente. Maganda tong app, Upwork ba yun? Upwork.com tsaka itong freelancer.com. So puntahan mo yun, mag-sign up ka dun. Depende sa kung anong skills meron ka, limbawa graphic design, yun yung ilalagay mo dun sa parang resume mo. Tapos yung mga kliyente, pupunta na lang dun sa profile mo. Tapos yun, kukontakin ka, tapos mag-uusap kayo, bibigay mo yung servisyo na kailangan, babayaran ka. Yun, nauusan na ngayon yan yung mga virtual assistant kasi lahat naman tayo may access na sa social media at saka lalong nagkaroon tayo ng access talaga sa online kasi nga nagkaroon tayo ng problema, di ba? So yun, number 8. Last but not the least, itong after nitong 8, kung wala talaga, wala, na-try mo na tapos gusto mo namang mag-try ng iba, maging YouTuber ka. Maganda rin yung opportunity dito, maliban sa libre, pwede kang magkaroon ng magandang kita, di ba? Kahit cellphone lang, okay na yun. Di naman mahalaga na marami kang equipment o kaya kailangan may equipments . Ako, nag-start ako, cellphone lang talaga yung gamit ko, to be honest. Pero kahit naman papano, natanggap ako sa partner program, di ba? So yun, kahit naman cellphone, basta ang mahalaga lang, makapag-umpisa ka lang sa maliit, hindi naman kailangan malaki. Yun. Tsaka, natawag nito, determine ka lang na ituloy-tuloy para kahit gaano kapagod, di ba? Ganun naman talaga. Pag lahat ng may value sa mundo, pinaghihirapan. So yun, kung ayaw mo yung walo, itong try mong pag-YouTube. Diba? Maganda rin yung opportunity dito, ang lawak. At ang madaming parang ano na to ngayon . Parang television na nasa yung mga kamay, di ba? So yun. Dalawa ang pwede mong opportunity na kita dito. Una yung AdSense, syempre. Pangalawa yung partnership or kaya yung mga may-ari ng mga produkto na ipinapa-promote sa iyo yung produkto nila sa channel nila tapos babayaran ka. Yun po yun. So yun lang naman, start ka lang sa maliit pero dapat malawak yung iyong pag-iisip. So hanggang sa susunod at maraming salamat sa panonood, no? Kung nagustuhan mo yung content, sana mag-subscribe ka at saka pahit na rin ng notification bell para sa susunod na upload, ma-update ka. Yun lang, again, sana mag-ingat ka at yung pamilya, God bless sa inyo dyan. At tayo ay maraming pinagdadaanan talaga ngayon. Ingat po at kita-kits sa susunod. Paalam!